Patalik, kakunin mo. Oh, paano mag-shoot si Mami? Ha? Okay. Oh, sigur. Oh! Galit si Matilda. Pakinggan mo na natin. Hello? Yeah. Okay. Hi, Bis Prince. Welcome to my vlog. And we're going to talk about ano yung mga bagay na ginagawa ko bago mag-travel. So, tip number one, where do you wanna go? Well, of course, if you're in a budget, you're gonna check some websites na fit sa'yo. Tingnan niyo yung price, if the price is right, and also check the schedule kung kailan kayo available, right? And kung may kasama naman kayo, tanungin mo din kung pwede siya that time. So that's easy, right? So number two, if nakabook ka na ng ticket, you have to check naman where are you going to stay. So what are your plans? For example, you're going to Japan and are you planning to stay at Tokyo lang or you're planning to go to Osaka and how many days are you going to stay in that city? So you have to make sure that you can book a place na gusto mo ba hotel, hostel. Marami namang websites online that you can choose na... For me, you can save more if you're gonna book ahead of time. But you're not gonna save more if hindi pala sure na aalis ka. Kasi minsan, hindi na re-refund yung ticket and hotel. So you have to make sure na makakapunta ka talaga sa time na yun. Number three, check the weather. You have to check the weather that time. Just Google, for example. Ako ginugugol ko Japan, for example, Japan, weather, and then the date. Tapos lalabas yan. The degrees, the Celsius and Fahrenheit. Tapos makikita mo if it's partly cloudy, rainy, it's cold, or it's summer. So you can check ano yung susuotin mo, ano yung pwede mong suotin. For me, mas okay talaga mag-ready ka ng outfit kasi if not, parang nawe-waste yung oras mo kung nandoon ka na. Kasi minsan gaganon ka, ano suotin ko? Oh, hindi ako naka-ready. So, yung time mo, kakaisip anong susuotin mo. Wala, sayang yung oras. Kaya, ginagawa ko, outfit check talaga. And, kailangan itry mo suotin sa bahay mo, sa condo mo, bago mo ipack. Kasi minsan, yung tinitingnan mong damit, hindi pala bagay. Tapos pagdating mo na doon, sa Japan, baduy pala yung suot ko kasi hindi mo sinukat. Kaya iba pa rin yung itatry on mo from head to toe. Okay, bagay pala yung outfit ko. Okay, gotcha. For me ha, always prepare at least 2 extra outfit. Okay, yung mga days na yon, meron ka pa rin 2 extra. Kasi minsan may mood, lalo na for women, may mood tayo na, hindi ko pala to bet ngayon. Bakit parang mas bet ko na lang itong outfit? Like for example, sobrang fit nung damit, tapos bloated ka. Sinuot mo na lang yung mas baggy clothes. Mas, you know, mas oversized clothes para mas comfortable ka. Kaya, make sure you have 2 extra outfits to choose. After choosing your outfits, you have to list muna kung ano yung mga kailangan mo. Mga ginagamit ko sa aking from head to toe, shampoo, soap, lotion, deodorant, facial wash, makeup remover, moisturizer. So, lahat yan, ililista ko yan. Depende sa inyo kung gusto written or pwede rin sa cellphone.
ililista ko naman yung sa gadget side. Kasi, mahilig ako, syempre, mahilig ako mag-video, ganyan. So, ililista ko naman yung gadget side. Charger ng camera, batteries, if you're gonna bring headphones, naka-charge, tapos lagay mo charge, power bank, lahat yan ililista mo para pag mag-pack ka na, i-checklist mo na lang. Ako ha, personally, kasi marami ng instances na nagsisi ako na, hindi ako nagdala nito, sayang. Kaya, I always bring pang-workout and pang-swimming. Kasi minsan, mayroon palang jacuzzi or like sauna or something na nandoon sa place mo na hindi mo magagamit kasi wala kang outfit. But of course, pwede ka naman bumili doon. Pero what if lang, hindi pasok sa budget mo. So, it's better to have at least one man lang. And again, isusukat mo kung hindi, lalo na pag bago yung damit mo. Tapos, you know, if bagay, parang tayo. Ako kasi, I'm going to Tokyo right now. I'm going with my sister. So, we just have a few days there. And I'm the type of person who loves to eat food. I love food. I'm a foodie. And usually, I always make sure na nakakain ako sa masarap na place. It doesn't mean na dapat expensive, but it needs to be like the best. What I do first, I check the best foods online. Sometimes I check the Michelin stars or also online like pinos ng shorts, TikTok, Reels, but you still have to check like the reviews. And then after that, you have to check the address. If it's near to you, if it's near the hotel, or it's near sa mga tourist places na plan mo puntahan. Kasi sometimes makikita mo, 2 hours away pala, hindi pala kaya. Tapos ito na yung nasa ano mo. So you have to make sure na kaya din sa area if puntahan mo. But if plan mo naman pumunta talaga sa malayo, dun ka na. But make sure din na hindi mo sinayang yung biyahe mo. Alam mo yung may mga places ka pang puntahan dun around the area. So, it's really important to Google. And hindi ka mawawala with Google Translate. So, download Google Translate for me. It was really my friend. And Google Maps. Because Google Map, may Google Walk. And then, in Google Map, you will check din sa mga transportation, which is best for you. May time sila doon na nakalagay how many minutes yung biyahe mo and magkano yung gastos mo for that. So, you can compare sa Google Map, mag-bus na lang pala tayo kasi mas mura. Mag-train na lang tayo kasi mas mura. So, nakapag-pack ka na Bisprin, either just get one luggage and then yung kalahati, walang laman. Or if you want to shop more, tapos yung check-in mo is 2 luggages, put 1 luggage inside the maleta again. Ipasok mo or another bag para if in case na nag-shopping ka, meron kang lalagyan sa mga shinap mo. Sa hand carry naman, i-make sure mo nandun yung raincoat mo. Kasi minsan, hindi natin alam ano yung weather. Tapos biglang bumuhos yung ulan. Nangyari na kasi sa akin yan ilang beses. Yung raincoat talaga is your friend. And of course, ayaw mo naman mabasa, diba, sa outfit mo lalo. Bring a napkin kasi you'll never know, diba? Kung hindi ikaw, what if yung sister mo, at least meron kang isa lang. Kahit isa lang. Marami naman dun stores. There's a lot of stores there in the area. But what if you really need it? And for the money, if you're planning to food trip and shop,
you really have to bring extra, a lot of extra cash. And if ikwenta mo rin, like for example, yung budget, if I'm planning to buy a new bag or a new shoes, magkano yun? Para malaman mo, ah, okay, I need this money. And then you're gonna check the restaurants that you're planning to eat then. You can check the menu. Para hindi mo naman sinasabi na yun talaga yung mismo yung orderin mo. Pero meron ka lang idea na, ah, ito pala yung price range. At least alam ko na magkano dadalhin ko going to the trip. And pagtignan mo din yung mga transportation, magkano naman yung papunta dito, papunta doon. Ah, now I know how much I'm gonna spend for my transportation. And then ikwento mo lahat. And always bring more extra for me, ha? Kasi pwede mo naman ibalik sa Pilipinas yung pera mo. Hindi naman sinasabi na ubusin mo lahat. But at least meron kang extra money. There's a lot of money exchange naman in the area. Yun yung maganda, like in Japan. So, you're not gonna have a hard time. And bring your passport all the time sa bag mo. So, for your hand carry naman, yung mag-travel, yung mag-ano ka na, alis ka na, sige, laag-laag, alis ka na. I always travel light kasi ang dami kong lakad, minsan whole day na sa labas, right? So, I bring the raincoat, my cellphone, power bank, cable, my passport, and my money. And then, napkin, tissue, alcohol. Yun. Tapos, pang retouch ko, ang dala ko lang lagi, lip balm, lipstick, powder. Kasi, oily ako lagi eh. Hindi na ako masyado, hindi na ako magdala ng mga eyeshadow, ganyan. Kasi usually naka-makeup na ako and then hindi naman siya natatanggal agad. Yun lang. Hindi ako nakaka-enjoy pag sobrang dami kong dala. Dahil pag sobrang dami kong dala, mabigat sa shoulders ko and hindi ako makapag-enjoy talaga sa aking, you know, movements and stuff. I usually want to enjoy the place that I'm going to. Huwag kang matakot mawala. It's really part of vacation. Parang ako kasi ilang beses na ako nawala. But mayroon akong kasama nun. Don't be scared to ask someone in the area. Kasi, like for example, in Japan, people naman there are nice. And they will try to help you. Okay din may Google Translate kasi just itapat mo lang yung cellphone mo. Tapos itapat mo dun sa Chinese, sa Japanese character or sa Chinese character. Kasi yung sa Taiwan din, that's what we did. Or in Korea, mag-i-English na yan eh. So, hindi siya mahirap for you. Plus, pag may mga tao na hindi makaintindi, you can Google it, put the word, and then show it to that person. That's what I do. Or pag hindi na talaga kaya, I'm just gonna ituturo ko yung address, and then this one, i-explain niya sa akin. Kaya magkakaintindihan pa rin kami. Ang iba naman, pag sobrang lamig, I suggest always wear or bring a hat. Kasi grabe ang malaking tulong talaga yung protection sa ulo kapag malamig. Iba talaga. Yun yung napansin ko. Sakitin kasi ako bisprin eh. Kaya yun din. Kailangan may kasama yan sa pack. Pag nagpa-pack ka, kasama yung medicine mo, vitamins mo. Ako, yung medicine ko lagi merong pang throat and pang sakit sa ulo kasi yan yung lagi kong sakit. And now I have costochondritis, so pag nagde-trigger yun, at least meron akong medicine dala. And also I bring my vitamin C and yung mga iba pang vitamins na lagi kong tinitake para
hindi bumaba yung immune system, lalo na laging nasa labas. And if you're planning to drink, right? At saka, don't forget to take a lot of videos and photos kay minsan di mo alam kailan kayo babalik eh, di ba? Pero dapat i-enjoy mo yung moment. Hindi naman puro picture ako dito. Pwede mo naman balance mo lang. Enjoy mo lang yung lakad ninyo. If you have more tips and suggestions, you can comment below and let me know. Thank you, Bisprins. Salamat kaayo.